Yan, welcome na naman po sa isang video ng Bentec. So, yung Canon G10 ko, no, pinalitan ko ng ano, no, nag ink right ako. Hindi ko na din ring. Sinaling ko na lang. Then, ayan, no, nag-print ako ngayon. Ito yung luma kong ano, yung original ink pa. Tapos ito yung bago. Ayan. Ngayon, ito yung update ko, yung difference. Yan. Medyo nag-light siya ng konti. Ito yung original ink. Darker pa. Tapos yung ink right, medyo nag-light. No? Pero, para mahabol yung kulay na to, meron namang color adjustment ang Canon, no? Kasi ang alam ko, ano, different ink, merong mga ano yan. Hindi porket compatible sa Canon, pares na yung kulay na lalabas, no? Medyo magla-light yan, o kaya magda-dark. Kaya kailangan nyo pa rin ng adjustment. So sa Epson color correction, no, sa Canon, meron yan, may adjustment yan. Nasaan adjustment. So ayan, pag titingnan ninyo yan, no. Pasensya na, hindi ko na na-screenshot, no, yung screen recording, no. Hindi ko na na-screen recording. Ipapahapyaw ko lang kung nasaan yung color correction ng Epson, no. Ay, ng ano, Canon. So pagka kinlik nyo to, yan, no, color intensity manual adjustment. Yan na yung color adjustment, no. So may nabago akong settings dito na yan yun. Pero yung settings na yan, ginamit ko rin yan din dito sa ano, no, unang print ko. Ayan. Ayan yung color. Ayan yung color correction ng Canon. So uli, ang setup ng ink ng Canon, pigment yung black, color yung dye. Pero hindi kayo pwedeng maglagay ng ink na tulad sa Epson, no, yung pang Epson. Dapat pang Canon din na dye. Tsaka pigment na pang compatible sa Canon. Yan. So ito, yung original ink, mas darker, no. Pares yung settings. So pagdating sa ink right, medyo nag-light ng konti. Halos konti lang yung difference, no. Pero ito, mahahabol po, mahahabol to dun sa color adjustment, no. Yung intensity, brightness, yan. So halos, yan, halos same din, no. Mas dark lang tong ano, original ink. Ito yung ink right. Yan. So yun lang po mga ka-printing, yung update sa ink right, compatible ink sa Canon G10. Yan, maraming salamat.